Okay, hello and good day everyone, no? So today we are going to discuss naman, no, about function and relation. Okay? So functions and relation. Start tayo kay relation. Now what is relation? Ang ibig sabihin relation, no, it is a correspondence between two sets of values commonly represented by a set of ordered pairs by a mapping and equation or in a graph, no? Kumbaga ang pinag-uusapan natin dito sa relation, no, is the relationship between two quantities, no, which are x and y values, na kung saan pwede nating i-represent in an ordered pair, no, or pwede in mapping, equation, or a graph, no, as long as na may relationship between two quantities, tatawagin natin yung relation. Okay, example here, no, set of ordered pairs, no, we have here set A, no, consists the ordered pairs of 1 and 0, 1 and 3, negative 2, negative 1, negative 2 and 0.1, no? Okay. Another one, no? For line B, no? We have your 0.1 and 10, 0.1 and 0.8, 25 and 10, 25 and 0.8, 5 and 0.8, 5 and negative 11. Okay? So, those are examples of set of ordered pairs. For mapping naman, no? Yan, may apat na klase yung mapping natin. Okay? Ito na yung tinatawag ng one-to-many correspondence, no? Okay, ito yung X, ito yung Y. Okay? So you can see, si 1 dito, dalawang beses ginamit, no? Ipinair siya kay 0, ipinair din siya kay 3, no? Okay lang yung sa relation. Okay, kaya tinawag siyang one-to-many correspondence. Okay? Next naman, okay, na mapping naman is yung tinatawag na many-to-many correspondence, no? Okay, kaya bakit tinawag na many to many? Si 0.1, no, ginamit siya ng dalawang beses kay 10 at 0.8. Well, si 10 naman, ginamit din siya ng dalawang beses kay 0.1 at kay 25. No, kaya tinawag siyang many to many correspondence. And then, the third one, no, ito naman yung tinatawag na, tapusin ko lang itong isa, no? Okay, ito naman yung tinatawag na one-to-one correspondence, no? Bakit one-to-one? Isa-isa lang. Si 33 kay 11, si 14 to 11, 0 to 0. Okay? Ito yung X, ito yung Y. Okay? Eh, sir, bakit sinabi mong one-to-one? Eh, si 14 dalawang beses. No? 14 dito, 14 dito sa kabila. Magkaiba yun, no? Ito, kay X coordinate, ito naman kay Y coordinate. Kaya magkaiba sila. Okay? Pero kung dalawang beses ginamit si 40, ipinira pa siya kay 0, no? Hindi na yung one-to-one. Next naman is yung many to one correspondence, no? Tulad nito, si 7 and then negative 21, ginamit siya para i-pair kay 0. Okay, yan. One to many correspondence yun. Okay, next, graphs, no? Sa graph naman, no? Yan, mga examples of relation, no? Lahat na may graph, no? Lahat ng graph na ilalagay dyan sa Cartesian coordinate plane are known as relation. Okay? Kasi without the values of x and y, hindi tayo makakapag-form ng graph. Okay? So, lahat ng mga graph are all relation. Okay, yan. Example pa. Yan. Some examples of relation represented by a graph. Okay? So, function naman. Now, what is a function? Okay, it is a relation in which no two ordered pairs have the same abscissa and different ordinates. No? So, ibig sabihin dito, si function is a type of relation na kung saan may condition na dapat si x, no, yung x coordinate isang beses lang gagamitin. Okay? So hindi siya pwedeng maging dalawa. Okay, example here for set of ordered pairs naman. No, example of a function. Tingnan natin dito sa set of A, no? Here, no, 1 and 0, 2 and negative 1, 3 and negative 2, 4 and negative 3. So ano yung napansin niyo dito? Ha? What did you notice? Here as you can see, no? Si 1 isang beses lang ginamit, no? Ganun din si 2, si 3 at saka si 4. Another one. Negative 2, negative 2 and 3, negative 1 and 2, 0 and 1, 1 and 0, 2 and 1, 3 and 2. Okay, function ulit siya. Bakit? Tingnan natin si negative 2. Yung focus natin lagi nasa x coordinate or yung abscissa, ha. Tingnan natin. Negative 2. Walang negative 2, isang beses lang. Okay? How about kay negative 1? Tingnan natin. Isang beses lang ulit ginamit si negative 1. What about kay 0? Tingnan natin dito. Isang beses lang ginamit ulit si 0.
Okay, paano naging isa, sir? Eh, may zero dito eh. Oh. Oh, iba yan. Diba sabi ko, focus tayo sa abscisa, sa unang coordinate. Okay, huwag natin pakialaman yung pangalawa na mako-confuse lang kayo. Yung focus natin laging nasa unang coordinate, which is x-coordinate. Ngayon, kung may zero dito, okay lang yun kasi naka y-coordinate naman siya. So, si zero, kasi may zero naman sa y-coordinate. Diba? Sa y-axis, may zero naman eh. No? So, hindi siya pwedeng include for x-axis kasi naka y-axis siya. O, ganun din kay 1. O, 1, sir, may 1 din dito sa tabi niya eh. O, tingnan ulit natin ang maigi. No? Nasa second coordinate siya, ibig sabihin, y-axis yun. Eh, sabi ko kanina, x eh. No? Ganun din dito. Okay? O, si 2, isang beses lang ulit ginamit, no? Kasi sumunod sa kanya si 3 na. Pero may 2 dito sa y-axis. No? Hindi pa rin yung valid. Kasi nga, sabi ko, no, x-axis lang. Ito lang. Sa unahan lang tayo titingin. Okay? Sa loob ng parenthesis, yung unahan lang ang titignan natin. Next, mapping. Okay. Doon sa apat na mapping na pinakita ko, dalawa lang doon yung function. No? Diba? Mayroon tayong 1-to-1, 1-to-many, many-to-1, many-to-many correspondence. So, dalawa lang doon. Okay? So, what are those two? Okay. Una dyan is yung 1-to-1 correspondence. No? Function si 1-to-1 kasi nga, isang beses lang natin ginamit si x dito. No? Kung makikita nyo, si 33 kay 11, si 14 kay 11, kay 14 din. Si 0 kay 0 din. No? So x and dito naman yung y. So 1-to-1 correspondent. No, isa-isa sila ng ano, kumbaga 1-on-1 yung pairing nila. Okay? Another one is yung tinatawag na Jesus, sumubla ako. Okay. Yung second one naman, yung tinatawag na many-to-one correspondent. No, paano naging function si many-to-one? Uulitin ko, titingnan natin yung pairing nila. Si 7, ginamit kay 0. Si negative 21, ginamit din kay 0. Isang beses lang ginamit si 7, tsaka si negative 21. Pero si y, si 0, dalawang beses pinir natin kay 7, tsaka kay negative 21. Kaya sabi ko, okay lang ulit gamitin ng dalawang beses, no, or more than two times yung y-axis natin as long as si abscisa o yung x-coordinate natin once lang natin gagamitin. Okay? So okay lang yun kahit limang beses pa natin gamitin si 0 kasi y naman siya. No? Dapat si x isa-isa lang para maging function. For graphs naman, no? So paano natin ma-determine if the graphs are function or not? No? Tulad nito, examples of graphs that are function. Paano natin nasabi na function to, sir? By using vertical line test, no? So how can we determine if the graph is a function or not? By using vertical line test. Ano yung vertical line test? Okay, it is used to determine if the graph is a function or not. If the graph meets or intersect twice or more in a vertical line, then the graph is not a function. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng imaginary vertical line doon sa graph, no? And then titignan natin kung ilang beses silang nag-meet ng graph tsaka ng vertical line. So, ibig sabihin, pag once na nag-meet, ibig sabihin yung function ay yung graph is a function. Pero pag more than two, twice or more, no, ibig sabihin yung graph is not a function. O, try natin. Example this one. Okay? So, maglalagay tayo ng ano, vertical line. No, itong orange. Huwag nyo sundin yung blue. Ito orange. Na naglagay ako. Ang galing kulit, ha? O, yan. O, ano napansin nyo? Sabi ni sir, tingnan yung ano, yung intersection eh between the graph and the vertical line. Bilangin natin yung intersection. Pag sinabing intersection, kung saan sila nag-meet, no? O kaya nagsalubong. Una dito, 1. Intersection 'yan. Pangalawa ito. 'Yan. Then third one ito. O sabi ulit ni sir, dapat isang beses lang. Therefore, itong graph is not a function. Okay, not a function kasi nga 3 times siya nag-intersect or nag-meet doon sa graph. Okay? Next, ito. Lagyan natin ng vertical line. Bilangin natin intersection. Nga, okay, 1. Isang beses lang. Oh. Kahit ilipat natin yan dito. Huh? Dito, lagyan natin ng vertical line dito. Isang beses lang din yan. Okay? So kung once lang nag-meet yung vertical line tsaka yung graph, therefore, the graph is a function. Okay. Third one. Oh, this one, no? Oh, lagyan ko ng vertical line. Oh, ilang beses nag-meet?
twice, no? Ito 'yon. Ito. 'Yan, no? Intersection 'yan, pati rin ito. So kung twice, ibig sabihin yung graph is not a function. Okay, the fourth one. Oh, ito. 'Yan. Oh, ilang beses nag-meet? Once lang, no? Dito lang. Okay? Kahit ilipat pa natin yung vertical line dito, no? Actually, hindi lang isang ano eh, kahit saan mo ilagay yan, as long as na lahat ng part ng graph na mag-meet yung vertical line test ng isang beses, the graph is a function. Okay? Exercise tayo. Now, tell whether the following is a function or a mere relation. Example number one. No? Ito, ordered pair ang given. So, number one, tingnan natin yung unang ordered pair. Si 1, isang beses lang ginamit. No? Si 3, si 6, si 8, isang beses lang ginamit. Therefore, that is a function. Sabi ko, focus lang tayo doon sa first coordinate. Next, negative 4 and 2, 3 and 0, 2 and negative 2, 3 and negative 1, 5 and negative 1. Okay? Yung mga x-axis na, I mean, x-coordinate natin isang beses lang ginamit. Therefore, this ordered pair is a mere relation. No, why? Ah, okay, ito. Hindi ko nakita. Si 3, dalawang beses ginamit si 3. Ito rin, no? 3. Kaya mere relation siya. Yan. Okay, mere relation. So be careful, no, sa pagtitingin ng x-coordinate. Yan. O, dalawang beses ginamit si 3. O, kaya mere relation siya. E dito, sir, dalawang beses ginamit din. O, yung isa, y-axis. Tignan na maigi. Okay? Next, dito naman sa mapping, no? For number 3. O, tignan natin si 2. Isang beses ginamit kay 5. Si negative 6, ginamit kay 5, ginamit kay negative 8. Therefore, okay, this map is a mere relation, no, or not a function. Okay? Next, number 4. Oh, medyo tabi yung arrow ko, pero papunta yan kay 6, no? And then dito. Now, as you can see, isa-isa sila, no? Pair by pair sila. Therefore, this map is a function. Yan ang tinatawag na one-to-one correspondence. Next, sa graphing naman tayo, no? Kay number 5. No? Pag naglagay ako ng vertical line dyan, no? Okay? So isang beses lang sila nag-meet, no? Ng graph tsaka ng vertical line, that is a function. How about yung number 6? Pag naglagay ako ng vertical line ulit dito, actually kahit wala na, kay gamitin ko lang si y-axis, oh, kitang-kita naman na dalawang beses lang nag-meet ng y-axis. Si y-axis, vertical line naman yan, no? O dalawang beses nag-meet, that is not a function, no? Mere relation lang. Next, number 7. Ito. Ito na, oh, kay y-axis. Kitang-kita kay y-axis. So, dalawang beses sila nag-meet ng circle. Therefore, number 7 is a mere relation. Okay? Number 8. Oh, lagay tayo ng vertical line. No? Kahit saan. Lagyan natin lahat ng parts. Okay? So, lahat ng parts, one time lang sila nag-meet. Therefore, this graph is a function. Okay? So, meron pa akong isang hindi nababanggit sa inyo. For equation naman, no? Okay, how can we determine if the equation is a function or not? Okay, unang-una dyan by looking the exponent of y. No? Pag ang exponent ng y is an even number, therefore, the equation is not a function. Even, no? Ano yung mga even number? Tulad ng 2, 4, 6, 8, no? Kung yung ganun yung mga exponent niya, even number, therefore, the equation is not a function. Okay, for number 9, we have y equals x cubed minus 4x plus 5. Exponent ni y, wala, nakalagay. Automatic, 1 yun. Si 1 is an odd number. Therefore, number 9 is a function. Number 10, x equal to y squared minus 3. O, tingnan ulit natin yung exponent ni y. Ay, may exponent na 2. Is 2 an even number? Yes, even number yung 2. No, therefore, kung even number yung 2, this equation is not a function or known as the mere relation lang. Okay? That's it, no? So, thank you for listening. Again, do not forget to answer your exercises, no? Okay? So, that's all. Goodbye and God bless.